Panginoong butihin, ialay mga awitin sa bigin na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay kalang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay na ko niya kawang ininatan at dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ang aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang.
Sumagot si Bus, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginagawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noyme ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kesa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noyme ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay, sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noyme. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos.
Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Bukas palad po naming sinasalo kayo sa inyong malwalhating pag-uwi dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno sa Quiapo at atin ding tahanan by adoption. Tipunin natin ang inyong mga pasasalamat at mga dalangin, mga hilihiling bilang iisang pithaya ng iisang sambayanan na may iisang diwa at pananampalataya. Nagmula man kayo sa malapit o sa malayo, wine-welcome po namin kayong lahat. Kung inyo pong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus sa unang pagbasa. Napakaliwanag naman kasi at straight to the point ang Ebanghelyo. Sa halip na aking i-paraphrase, ay di pumulo tayo sa unang pagbasa. Tungkol po ito kay Ruth at kay Naomi na rin, kay Boaz at kay Obed. Ang kwento ng pamilyang ito ay kwento ng pag-ibig. Karaniwan ng setting sa isang anihan, sa isang maliit na bayan. Maaaring mas makarelate po tayo rito kaysa sa malalaking kwento, yung mga epic na binasa natin nitong mga nakaraang araw mula sa aklat ng mga hukom. Ang mga pangyayari sa kwentong ito ay bumabalik kay Naomi. Para siyang si Job, babaeng Job, na wala ng halos lahat sa kanya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang asawa at mga anak, maging ang kanyang kabuhayan. Sumadsad siya sa pinakaabang kalagayan sa lipunan nila noon, ang mga byuda at dukha. Nanangis siya sa Diyos sa pagdadalamhati. At gaya natin kung minsan, na-overlook niya noong una ang inilagay ng Diyos sa kanyang landasin. Si Ruth, bagamat mahal na mahal niya itong kanyang manugang. Si Ruth mismo ay embodiment kung ano po ang loyal love. Biniyayaan naman siya ng Diyos sa pamamagitan ng karangalang maipagpatuloy ang salinlahi ng hinirang niyang bayan. Tandaan po natin na ang anak niyang si Obed kay Boaz na inaruga ng biyanan niyang si Naomi
sa unang asawa ay ang ama ni Jesse na ama naman ni David, Masasabing mga ninuno ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang kwento nilang kwento rin natin ay kwento rin naman ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Masasalamin sa sakripisyo ni Ruth para kay Naomi ang pagkalinga ng Diyos. Ang loyalty ni Boaz sa kanyang mga kamag-anak ay salamin naman ng katapatan ng Diyos. At ang plano ni Naomi para sa kinabukasan ni Ruth ay reflection din naman ng selfless love ng Diyos. Sa huli, minamahal kong mga kapatid, ay masasabi nating may bunga ang pagtalima. Ang pagsunod ng pamilyang ito ay nagpakilala sa kanila sa mapagmahal na Diyos na tapat sa kanyang pangakong ipagpapatuloy ang kanilang lahi kung saan man magmumula, kung saan naman magmumula ang Mesiyas. Sa pamamagitan man ito ng dalawang dukhang biyuda. Sa pamamagitan din nila, nahahawakan natin ngayon ang katotohanan ng pagkiling ng Diyos sa mga nasa laylayan ng lipunan. Gaya ni Ruth, maging available din nawa tayo. Ngunit maingat, tumutugon pero malinis. Hindi pilit sa pakikipag-ugnayan, dinadakila ang Diyos sa anumang kalagayan. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Sa bawat paglapit, ang atin pong itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyagas sa kanilang banal na tungkulin, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos, at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pag-aangin ang kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ng mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at iyong mga hindi pa nakakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak ating napay ay handa.
kaligtasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Tumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling po namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa banal na misa at happy weekend po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kanina.